1:25 ng umaga nandito tayo sa General Natividad sa Nueva Ecija. Mag-North Luzon Loop tayo. Titingnan natin kung gaano kalayo yung North Luzon Loop na gagawin natin ngayong araw. Titingnan din natin kung ano yung magiging konsumo natin sa gasolina. So bali ang dadaanan natin ngayon ay from Nueva Ecija, Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Nueva Ecija. 2:17 ng umaga, nandito na tayo sa San Jose. Padiretso tayo sa Lupao, Pangasinan, La Union. Magagas lang tayo, dito na tayo sa La Union. Plus 4 ng umaga. Unang gas natin, 437. Titingnan natin kung ilan lahat yung maigagas natin from Nueva Ecija to Pagudpod, Pagudpod to Nueva Ecija. Ilan lahat yung magagastos natin sa foods, sa accommodation at sa gas. Papasok na tayo ng Ilocos Sur. Malapit na tayo sa Arco. 6:21, almost 5 hours na yung biyahe. Nakaka 240 kilometers na kami. Ito na yung Arco ng Ilocos Sur. Welcome to the heritage province of Ilocos Sur. Tagudin na yan, bayan ng Tagudin yung susunod. Dito na tayo sa Narvacan, 8:10. Natatapos namin ang almusal. Ayun yung tulay na bumigay dati, yan yung lumang tulay na bumigay noong baha. Welcome to Ilocos Norte, 9:51. 8 hours na biyahe hanggang dito. 334 kilometers na kami. Nandito tayo ngayon sa Ilocos Norte. Ito yung isa sa pinakakilala na tourist attraction dito sa lalawigan. Ito yung Paway Church na ginawa noong panahon ng Kastila. Yung mga materials na ginamit dito ay mga coral stone na pinagdikit-dikit ng egg white at apog. Sa hindi nakakaalam, itong Paway Church ay ginawa sa pamamagitan ng forced labor o yung tinatawag nating polo e-servisyo. Ibig sabihin, pinagtatrabaho yung mga Pilipino, puwersahan silang pinagtatrabaho para matapos itong church. Ito na yung San Juno. Ito na yung isa sa mga entry point noong papunta sa Paway San Juno. Marami kasing entry point to. Napakainit dito. Titingnan lang namin yung San Juno. Nakapag-try naman na ako dati na mag-sandboarding. Pangalawang gasolina na natin to. Malapit na tayo sa Pagudpod. Na tayo dun sa lighthouse sa Cape Buhiador. Ayun, pwede tayo dun. May entrance fee 50 pesos per head. Dito tayo sa Burgos, Ilocos Norte. Pataas tayo sa lighthouse Cape Buhiador Lighthouse. Alas 3 ng hapon, kainitan. Magpupunta kayo dito, magdala na lang kayo ng payong. Kainit. Ito yung mga gamit noon. Mga lumang gamit noong lighthouse. Ito naman yung mga lumang battery na ginamit para pailawin
yung lumang lighthouse. Kapurpuruan rock formation, 30 per head ang entrance. Ito na yung mga windmill. Papunta tayo sa Kapurpuruan rock formation. May 30 per head na entrance fee. Dami na oh. May solar na bago ngayon oh. Mga solar panels. Renewable energy na dito sa Ilocos Norte. Dito sa kabila puro solar panels. Dito naman mga wind energy. Minutes walk, nandun na tayo sa Kapurpuruan rock formation. Papunta tayo dun sa may Kapurpuruan rock formation na yon. Dito na tayo sa Bangi Windmill. 5:14 na ng hapon. Tayo sa pagudpod. Plus 6 ng hapon. Bali 17 hours na yung naging biyahe namin. Andito na kami sa South Beach. 17 hours yung inabot namin kasama yung paglilibot. Then 527 kilometers yung layo mula Nueva Ecija hanggang dito. Bukas ay babiyahe naman kami sa
Cagayan, papunta sa Calao Cave, saka uuwi na sa Nueva Ecija. ng umaga. Paalis kami dito sa South Beach. Dito sa Pagudpod papunta kami sa La Veria. Ang target namin makapunta sa Patapat Viaduct sa Bantay Abot Cave hanggang sa Blue Lagoon. Papunta tayo ng Blue Lagoon. May 20 pesos entrance. May binayaran kami sa tourism na 20 pesos per head. Ayan na yung dagat. Sa Bantay Abot. Ang ibig sabihin ng bantay ay bundok, at abot ay ibig sabihin niya ay butas. Titingnan natin yung bundok na may butas. Dinevelop na nila yun. No? Sa gitna, pwede ka na dun mag-picture. Meron siyang tulay na ginawa nila para makapunta doon. Kasi yung mga turista, pumupunta sila doon sa paikot, papunta doon sa Bantay Abot. Ito na yung mismong Bantay Abot. Ang ibig sabihin ng bantay sa Ilocano ay bundok. At abot, ibig sabihin ay butas. Bundok na may butas. Pababa tayo sa Bantay Abot. Kalinaw ng tubig. Awas dito dadaan. Gilid-gilid lang ng bundok kasi medyo mataas yung tubig. Yeah. Ito na yung mismong Bantay Abot. Dito na tayo sa lugar ng Blue Lagoon, pero yung mga establishment dito may mga sira na dahil dun sa pagka-close down nga ng ilang taon nung pandemya. Ang laki nung naging epekto dun sa tourism nila, nasira-sira. Ay mga bubong nila o sira-sira na ng bagyo, hindi na na-maintain. Sayang. Maganda sa Blue Lagoon kasi blue yung dagat. White beach din siya.
Kaso medyo mainit dito kumpara dun sa Saog Beach. Exposed, mas exposed to sa init. Pero mas madalang yung tao dito kumpara dun sa Saog Beach. White Beach din to. Then marami siyang activities tulad nung jet ski, banana boat ride. Nandito na tayo sa Blue Lagoon dito sa pagod po de Ilocos Norte. So marami din sila dito ang activities tulad nitong mga rides na to, banana boat saka di ko alam kung anong tawag nila dito. So yun, jet ski. Iikot doon sa lagoon yung malalim na yun. Ganda ng white sand niya. Tinong-tino. Dito na tayo sa Patapat Viaduct. Patawid na tayo ng Cagayan. Sa likod natin ay Ilocos Norte. Ito na yung day 2 ng ating ginagawang Philippine Loop. So papabalik na tayo na ang Nueva Ecija via Cagayan. Oo, ganda. Ay ginagawa sa kalsada Monday to Friday 8 a.m. 12 noon, ilang mga schedule lang kanilang bukas dito. Saturday and Sunday 8 a.m. to 12 noon. May inaayos dyan mga landslide, mga possible na prone sa landslide, rock slide, mga rock fall. Inaayos nila, nag landslide oh. Grabe. Yeah. Kailangan maayos nila to. Malaki ng pagkasira ng bundok. Grabe. Na hindi lang siya isa, ito pa oh. Malaki yung kinasira niya, no? Di ba? Ganda din ng beach dito. One way yung kalsada, ginagawa yung kabila. Dito na tayo sa Claveria, 11 ng umaga. Pakainit dito sa kalsada ng Cagayan. Natin Barangay Lalo 380. Napakainit dito sa Cagayan, kaya madalas na pinakamainit dito sa Tugigaraw. Ito pala yung klima dito kapag magno north loop tapos dito ang daan sa Cagayan, expect na yung mainit na panahon. Maalinsangan. Papunta tayo ngayon sa Calaw Cave. Kahapon naka 270 kilometers kami hanggang dito sa tinuluyan namin.
ngayon ay diretso na tayo sa Calao Cave. Hindi tayo natuloy kahapon kasi pasara na nung hapon, kaya hindi na kami tumuloy. Ngayon ay tuloy tayo sa Calao Cave, at kung pwede pa ay pupunta kami sa Aurora, sa Dinajawan. Ngayong daan sa Pakalaw Cave, medyo mabato, rough road. Yeah, nakaldag. Dito na tayo sa Peña Blanca, dito sa Cagayan. Bali, magre-register lang siguro tayo dito, saka tayo diretso ba dito? Calao Cave, ito na yung entrance. 100 per person yung entrance fee. Student, PWD, senior citizens, and local residents, 50 pesos. Taga Nueva Ecija. Sige po. Lawak ng ilog nila. Sabi nila 184 steps lang nandun na tayo sa cave. Si ate, yung ating tour guide, bawal magdala ng pagkain dun sa loob ng kuweba. Ito na, magsisimula ang steps. 21, 22, 23, 24, 25. Ito na yung kalawakan ng Peña Blanca, kung saan natin makikita yung Calao Cave. Ito na yung white rock. Ang Peña Blanca ay mula sa salitang Espanyol. Ang Peña ay ibig sabihin ay rock, at ang Blanca ay white. Kaya ang ibig sabihin ng Peña Blanca ay white rock. White rock. Eto na yung kuweba. Ayos lang. Eto yung chapel nila dati. Ayun yung mga upuan. Kasi chapel ito dati. Ayun yung mga upuan sa gilid. Dito daw nahukay yung pinakamatandang buto ng pinakamatandang tao sa Pilipinas. Natalo niya po yung tabon man sa Palawan. Natalo pa niya yung tabon man dun sa Palawan. Anong tawag dun sa man na yun? Dito? Dito mo? Oh, yun nahukay. Caveman ng Calao. Calao man. Dahil dito nahukay yung Calao man or caveman. Yung mga archaeologists, naghahanap sila ng another ruins or fossils na magpapakita na may inhabitant dito. Eto, naghuhukay sila. So possibly na meron pa nakatago ditong mga fossils and remains. Ito na pala yung chapel. Dito naganap yung movie na The Mysteries. The Mysteries daw. Nag-shooting sila dito. So bakit siya tinawag na The Chapel? Kasi po diyan ang tawag po diyan sa simbahan is Our Lady of Lourdes. Ah, simbahan talaga siya. So ito yung altar. Tapos dito yung mga... Noon po pala dito may kinasal dito last year, taga Davao City. Taga Davao pa? Ito yung mismong altar nila. Tapos ayun, yung kanilang mga
ribulto. May mga bats. Ayun si Luyo. Pero meron din ditong bat cave. 600 ang round trip. Tapos hapon pupuntahan na yung last chamber. Dahil may source of light siya doon sa taas. Nagkaroon na dito sa baba ng plants. So nabubuhay na yung mga plants dito dahil doon sa source of light na yun. So medyo makatilang yung ibang species nung gabi na yan. Kung mapapansin nyo, ayun yung source of light sa taas. Tapos dito sa baba may another source of light. Yung isa naman doon sa chamber, may source of light na naman. Yung mga archaeologists, naghahanap sila ng ruins, remains, sa mga fossils na nagpapakita, magpapatunay na may mga inhabitant dito. Million of years ago, ay mga hinukay nila, binabalik na nila. Ito yung na-discover na remains. Mga remains nung Homo losonensis. Apa? Ito na yung highway nung hindi na Jawan. Bali dito na kami hahanap ng matutuluyan for third day na natin. Kanina galing tayo sa Calao Cave. Ngayon dito na kami sa Aurora. Dumaan kami sa Isabela, Quirino. Ngayon nandito kami sa Aurora Province. So dito na kami maghahanap ng matutuluyan. Di na jawa na tayo. Hanap na lang kami dito ng matutulugan. At sana may murang matutulugan, affordable lang. Dumating kami dito sa Di na Jawan 5:10 na ng hapon. Tapos ang tinakbo na namin ay mula Nueva Ecija hanggang sa Pagudpot, sa Ilocos Norte hanggang sa Cagayan, Isabela, hanggang dito sa Aurora Province ay 1,100 kilometers na. So ito na yung last province bago tayo umuwi dun sa Nueva Ecija bukas. So dito na kami tutuloy. Naghahanap lang kami ng matutuluyan. So medyo pricey kasi dito sa Aurora Province yung mga accommodation, kaya nahihirapan kami maganap. So sa lugar naman maganda kasi white beach naman siya. Nagsimula kami sa Nueva Ecija, then Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cagayan, Isabela, Quirino Province, saka ngayon nasa Aurora na kami. So dito na yung final destination namin bago kami umuwi bukas sa Di na Jawan, Di Pakulaw, Aurora Province. Napakaganda dito. So dito na tayo magtutuloy sa mga kubo na to. 415 42 overnight na yon. So pwedeng maligo dito. White beach din siya. Oliver's Beach Resort. Tapos eto na yung beachfront din siya. May cottage for rent. Then pag lumakad dito, eto na agad yung beach. Yun, napakahabang white beach. So ito yung kubo, maluwang dito sa loob. Tapos yung kwarto niya good for 4 persons, dalawa sa taas, dalawa dito sa baba.
maluwang to. 415 sulit na rin. Kalaki. Kalalaki. 18 kilos. Anong isla to, kuya? Ayan, basta kung kaya. Kaya lang, sir. Bibigay ko na lang 200. Basta kunin niyo buhok. Nachambahan niyo, ah. Dito tayo sa Dinadjawan. Paalis tayo. Nakaka 1,100 kilometers na kami. Papabalik na kami sa Nueva Ecija. Pa-uwi na tayo ng Nueva Ecija. 1,100 kilometers. So meron pang more or less nasa 160 pa. So kung aabutin nito baka nasa around 1,260 kilometers yung tinakbo o tatakbuhin namin for North Luzon Loop na ginawa namin. Ito na yung tinatawag nilang Amper Beach. Coastal road dito sa Dipaculao, Aurora. Nga lang hindi siya swimmable dahil mabato. Yo, napakaganda.